Oh, isa-isa lang, mabilis tayo kasi daming nakapila. Oh. Sino to? Si Jose De Jose. De Jose? Good afternoon po, attorney. I know your location. De Jose, De Jose ang pangalan mo? Ano pangalan? Nabotas City po, attorney. Nabotas? Oh, anong problema? So medyo ako po yung parang nasa place yung dinidemanda nung kausap niyo po kanina. Kaya lang po, anong nangyari? Pero ikaw po sa position ka doon? Kaibigan ka doon? Hindi po, ikaw yung dinidemanda? Hindi po sa position naman po nung nangutang at hindi nakabayad. Oh. Kasi po, meron kaming hiniraman ng pera doon sa Makati. Okay, tapos? Na hindi namin nabayaran. So nag-accumulate po yung... Bakit hindi nabayaran? Kasi ano po yun ni dati po, ATM collateral yun. Okay, tapos? Yung kanilang lending institution. Tapos po, parang nagkagulo yung kanilang mga nagkaroon ng corruption. Kaya ang ginawa namin, pinull out namin yung aming mga ATM sa kanila. Okay. Pinalos po namin kasi natatakot kami kasi pati yung i-access po. Government employee po ako. Teacher po ako rito sa Nabotas. Tapos, ngayon po nangyari? Kuan, teacher ka ng Nabotas, ATM kayo, sweldo mo, nandun lahat. Opo. So, sinangla mo yung ATM mo? Opo, nung papunta 2016 yun. Okay, tapos? Ngayon po, dahil pinull out na namin yung ATM namin doon, hindi namin nabayadan yung utang namin. Magkano? Pinag-usapan? Magkano? Naging 200 na po. Wow! Ano bang interest? Ang sabi nila, 6% daw po eh. 6% per year? Opo, annual. 6% per year, 6% per month. Taruhin mo yan. Opo, parang compounded po yata. Okay, ngayon, tapos? Ang pinakaano po ngayon, sir, nagkaroon po ng garnishment order siguro po kasi meron na pong judgment. Okay. May garnishment order po, pinahold po yung aking salary at saka yung aking... Bakit hindi ka sumagot? Hindi mo ba sinagot yung desisyon ng korte? Kasi po, nung unang hearing po, may... Kausap ako, abogado. Yung unang hearing po, May 9 po yun, 2019. Okay. Yung po yung saktong wala po ako ng Pilipinas, nasa ibang bansa po ako. So, yung may decision ng court? Opo, decision po ng court yung garnishment. So, ang gagawin natin dyan, yung court, kung kailan mo natanggap yun, yung decision ng court? Kasi 15 days, pwede ka pa mag-file ng MR. Hindi po, yung nangyari po kasi di October 23 po 'yon. Okay. Yung garnishment order. So napaso na po 'yon. Kinontak po ako 5 days lang po yung nilagay nung sheriff po. Kailan tanong diyan, kailan mo natanggap yung order? Na-receive ko po siya siguro mga 29 na pero 29, October 29. Opo, pero 23 po ang date niya. O, hindi. Ang tanong ko, 29 mo na-receive. Anong araw ngayon? Today is, 24 na po. Isang buwan na. O, more or less, one month na. Opo. So, hindi ka na pwede mag-MR dyan. Hindi ka na pwede mag-appeal. Pwede yung gawin mo. Kasi, pwede mo, nakatanggap ka ba ng mga subpoena? Hindi. Wala po ako nare-receive dito sa bahay, sir. Kasi, wala kang nakatanggap ng subpoena, pwede natin ipa-mag-file ka na relief of judgment. Tingnan natin dyan kung pwede natin ipawalang visa yung desisyon na yan on the ground na hindi wala kang natanggap na mga wala kang natanggap na mga subpoena galing korte or summon galing sa sarili ko po kasi attorney, wala po talaga akong pinirmahan na nag-receive. Baka isusot mo, hindi isuot mo. Lang ha. I-mute mo na natin ito. Ano? Na personally, wala po ako na-receive na subpoena na pinirmahan ko po. That's why yun ang i-grounds natin. Pwede ka mag-file ng petition sa court, higher court, the regional court or one of court. Sarili ko po kasi Paki-mute mo na yung mga hindi ko kinakausap. Paki-mute mo na para hindi tayo mag-ingay. Okay, ano? Wala po ako personally na receive na subpoena from them. That's why mag-file ka ng most na petition sa court na pawalang visa yung subpoena na o yung decision na yan on the ground na wala kang natanggap sa subpoena. Opo, kaya lang po ang binibigay binibelta po nila sa akin, nagpadala daw po sila sa school.
Yung grounds natin, there's no proper service of summons. So, okay, file ka ng petition sa court para pawalang bisa yung decision na i-garnish yung sweldo mo. Kasi kung hindi, ubos ang sweldo mo. Papunta yan sa mga loan shark na yan. Mga loan shark, tawag dyan kasi mga loan shark. Kasi actually, bawal yan isangla mo yung ATM na wala namang laman. Wala namang value yan. Bakit isangla yan? Pagka value lang yan, kupasukan ng pera. Kung may pasukan ng pera yan, yung ATM, plastic lang yan. Diba? Ganun din eh. So, ang gagawin mo is to... kailangan mo mag-file ng petition sa court para mawalang bisa yung ano tawag nito, yung decision ng court, lalo na wala ka na natanggap na service of summon. Okay? Opo. Opo. Okay, sige, thank you. Bye. Maraming salamat po. Bye. Okay, si from Navotas City. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203, and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. Repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me, and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.